Hello po, welcome to my channel. For today's episode po, magbibigay po ako sa inyo ng mga trivia kung saan maganda magpagawa ng mga wedding and christening invitation, souvenirs, cakes, giveaway. So, yung personal experience ko po ang sishare ko sa inyo sa video na ito. At kung bago pa lamang po kayo sa aking YouTube channel, baka naman, pakiclick nyo na po ang subscribe button kung hindi pa po kayo subscriber, at pakilike and share na rin po. So, thank you po! That's it! As of now po, tulog na ang aking baby Shinkai. So, meron na po akong time na makapaggawa ng informative video. At sa video po na ito, ibabahagi ko po sa inyo yung aking personal experience sa pag-prepare ng aking wedding at ng binyag po ng aking anak. So, in one event po, two occasion po yung naganap. So, it's a bit stressful para sa akin. Kasi ako po lahat yung nag-ready ng aming kasal. At yung aking fiancé nga po, yung aking napangasawa, ay isang Taiwanese. All the responsibilities is in my shoulder. I choose all the details. Ako lahat yung nagplano. So, si Daddy Waiting lang ang nag-penance. And that's good naman na wala akong ginastos sa kasal. Shoulder po lahat ni Daddy Waiting yun. At palakpakan naman natin ang aking Daddy Waiting. Daddy Waiting for your generosity and for your unconditional love to me and to your son and to your future daughter. Charot! So, mag-start po tayo sa wedding invitation. Yung wedding invitation po actually ay pamigay po lahat. Wala na po akong sample. Hindi po ako nakapaggawa ng mga video in the past kasi sobrang busy and stressed. So, ang ipapakita ko na lang po sa inyong video ng aming invitation ay yung mga sinend ko po sa ninang ko na nasa ibang bansa. So, ito po yun. Motif po ng aming wedding ay pink and violet. So, it's more on violet po yung wedding invitation. Ito po yung sample invitation sa binyag po ng aking anak. It's Coco Melon Team. I will open for you. So, sa pag-open na to, hugutin lang natin. Hindi na po natin kailangan tanggalin itong talik. Hatakin lang natin siya. Medyo maigpit. Wait lang po yan. Hatakin lang. And it contains 3 pages. Coco Melon. Favorite kasi ito ng aking baby. So, I decided na Coco Melon yung team ng kanyang binyag. So, ayan. It's very colorful and beautiful. Ayan yung mga ninong at ninang. Sa invitation ng wedding and binyag, it's 50 pesos each. Almost same naman yung design. Nakita nyo naman, ang pinagkaiba lang yung kulay. So, in order ko ito sa nag-coordinate ng aking kasal. Sa kanya ko pinagkatiwala lahat yung invitation sa kasal at binyag. So, dumako naman po tayo sa souvenirs. Yung souvenirs po sa aming kasal ay succulent plants. I choose succulent plants because it symbolizes selflessness, love, and strength. So, maganda daw po itong giveaway, especially sa wedding. At according naman po kasi sa pungsoy, kapag tayo ay may succulent plants sa ating bakuran, it brings wealth, good fortune, and prosperity. According naman po sa ibang pungsoy believers, succulent plants attracts positive element. And it also bring happiness to your life. At ang succulent plant nga po ay very popular sa China at nowadays po worldwide na. So this is one of the reasons why I choose succulent plant. Best choice! Yay! Pinick up namin ito the day before ng aming wedding. And it's almost 2 weeks ago na po. Pero
hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin yung succulent plant at yung mga gilid, yung mga petals, ang natawag dito. Kasi ito parang petals niya sa gilid ay medyo nagdidilaw-dilaw na. Pero ang haba ng kanyang lifespan. Pwede siyang iangat. Ayan. Diba? Ang ganda, bongga. Violet. So, tomorrow, papaarawan ko to at didiligan para mabuhay siya. And then, maganda rin yung lagayan niya, yung para niyang basket. It's only worth 75 pesos each. Ayun, meron pa kami ng letter. Thank you letter sa mga aming visitors. Ayan, mga special guests namin sa aming kasal. So, ito yung giveaway ko sa aking mga godparents. Succulent plants. It's so beautiful. At in-order ko po yung succulent plant na ito sa Santiago Souvenir and Invitation. Ilalagay ko po, ayan, ito po yung kanilang Facebook page. Ayan. Very satisfied po ako sa aking wedding souvenir. And then, sa dumako naman po tayo sa souvenir naman po sa binyag. So, meron po akong sample dito dahil nagtabi din po ako. Skoka melon. Dahil very favorite ang anak ko yan. Then, yan po yung back. And then, nagtabi ako ng dalawa dahil yung isa po sinira na ni Shengkai. Ay, napakagaling naman ng kamay ng aking baby. Ayan. Tabi ako ng souvenir para may remembrance po. Ito pong souvenir sa binyag ay in-order ko sa coordinator. It's worth 45 pesos each. So, okay na po tayo sa souvenirs. Dumako naman po tayo sa giveaways. Ang giveaway po namin sa wedding ay bento cake. Ni-recommend po ito ng aking friend na teacher, si Sir Edward. Yan. Sir Edward, thank you so much. Ninong po si Sir Edward ng aking baby Shengkai. So, yung bento cake po na ito ay worth 280 pesos. Tignan nyo naman po at napakagandang giveaway. At syempre sa binyag naman po, nag-customize ako ng pang-giveaway ng aking anak para sa mga bata na attend. Gusto ko kasi parang meron children's party. So, sa Taiwan, pinaghandaan ko na yun. Bumili ako ng mga candies, Taiwan candies and item na pang-remembrance. Pencil siya, isang set na may kasamang ruler, eraser, pantasa. So, ayun, isang set yun na sa isang pack. And then, may mga kasamang candies. So, yun, kinustomize lang namin yung ginawa lang namin dito. Sa bahay, katulong ko yung aking kapatid. So, yung sample na yun, ipakikita ko sa inyo. Siyempre, yung wedding cake, ang pinakabongga sa lahat, is sponsored by my Tita Kay from Canada. Yan, thank you so much. Yung cake ay pinakustomize din yan ng aking tita. It's very expensive yung cake. Ito yung cake namin sa wedding. And then sa binyag, ito yung cake, coca melon pa rin po. Sponsor pa rin niya ni Ate Kay, bongga. Sobrang mahal. But sad to say, hindi nakapag-picture yung anak ko sa kanyang cake. Hindi siya nakapag-video, hindi siya nakapag-glow ng candle. Kasi during the event, nasira na yung cake. Hindi naman ako selfish na tao, pero alam nyo, gusto ko lang din i-share na pag mga special event na ganyan, sana yung mga ibang bisita, maging sensitive sila na i-consider nila yung okasyon. So, yung cake kasi,
syempre isa yun sa mga highlight ng event. So hindi malang nakita ng anak ko yung cake niya na buo. Andun yung cake na kokomelon, pero si JJ na pinaka-highlight dun sa cake na wala. So hindi nakita ng anak ko yun, hindi siya nakapag-video, hindi siya nakapag-picture. Kasi alam niyo yun, yung minsan lang yun sa buhay namin. Yung gusto ko yung anak ko, maibigay ko yung the best para sa kanya. Yung makita ko na masaya yung anak ko. Basta makita niya siya kayong kokomelon, si JJ, very happy yan. Ganoon naman ang bata, di ba? Advice ko lang sa mga, pag may mga ganitong event, pag mga bisita, be sensitive na dapat ilugar natin yung ating mga sarili na huwag tayong makasira sa moment ng ibang tao. Kasi it's once in a lifetime experience na gusto ko, makita ko yung anak ko na may moment at may video na masaya siya. Kasi, alam nyo, kaya ko rin bilhin yun ngayon. Kaya ko rin bilhin yun, pero hindi mo maibabalik yung moment na yun. Dahil minsan lang yun sa buhay namin. Hindi na yun maibabalik. So, yun lang po. Yun lang masasabi ko. Pero, at that time, talaga na bad trip ako. Pero, syempre, kailangan maging masaya ako. It's a once in a lifetime experience. So, parang naka-tape na yung bibig ko na smell na lang ako na smile. Yan. Pero deep inside, malungkot ako para sa anak ko. But well, okay na, nakalipas na. Past is past na. But thank you so much to my Tita Kay and family from Canada sa pag-sponsor sa wedding cake at cake ng aking baby Shenkai. It's very expensive po. Sobrang appreciate po namin ito. Sobrang ganda. Ayan. Thank you so much, ate. Always take care po kayo dyan. Yung cake naman na in-order ng aking Tita Kay ay in-order niya sa Cake House. Cake House or House Cake. I will put here. Ayan. Magre-review ako ng messages namin. Nalimutan ko. At sa video po na ito, nais ko na rin po samantalahin ang pagkakataon ko na magpasalamat po sa lahat ng mga taong nagpaabot ng kanilang pagtulong. At suporta. Ayan, sa aking pamilya, sa aking magulang, kapatid, sa aking mga tito-tita, especially kay Ate Kim, kay Danica Debilen, ayan, sa Hernandez family, ayan, sa mga taong nagbigay ng suporta sa amin, ayan, sa Ate Kim throughout, ayan, siya ang nagpipick up ng mga souvenirs sa kasal, sa Ate Kim, siya ang nag-a-assist sa aking mag-ama sa kanilang pictorial. Yan. Thank you, Ate Kim. So, thank you so much. Love you, Ate Kim. And then, si Danica naman ang nag-assist sa akin. Parang personal assistant ko during my pictorial hanggang sa kasal. Yan, si Danica ang aking kasama. At sa lahat po ng tumulong sa akin, ayan, si kay Tito Nico and family. At sa lahat po ng mga nagbigay ng mga regalo, sa ninong ko at ninong ni Shenkai, thank you so much po sa inyong lahat. Sa kasal po, bali, 2 gifts po pala yung na-receive namin. Yung sa una ko pong video, yung pinakita ko po yung comforter. And then, yung regalo nga po pala sa akin ng aking Tita Paula Kay. Yung cake sa wedding at yung cake ng aking anak. Ayan. It's very expensive. Thank you so much, Ate Kay. And then, yung mga ninong at ninang and then the other guests po na matin sa aming kasal ay nagsabit po. Kasi nga po, ang nangyari ay sabitan. So, sumayaw kami ni Daddy Waiting. And then, ang tradisyon naman po kasi na kasal dito sa Nueva Ecija ay pag sumayaw yung bagong kasal. And then, yung mga guests po ay nagsasabit sila sa ng mga pera o sobre sa kasukutan po ng bagong kasal. So, ito nga po yun. Yeah. And it's very helpful po yung amount na aming na-receive sa pagsimula po ng aming pamilya. At makakatulong po ito, lalong-lalo na po sa gastusin namin dito sa Pilipinas. Sabang nandito po kami ng aming anak. Very expensive din po kasi yung
alam nyo na, nagigatas pa yung baby, yung mga diaper, yung mga needs ng isang baby. So, thank you so much po sa inyong gift. Yan. Sana po ay mas pagpalain pa kayo at ibalik po sa inyo ng Panginoon ito ng doble. At sobra-sobra. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa mga nanonood po dyan. Sana po ay ang video na ito ay nakatulong sa inyo. Lalong-lalo na po kung kayo po ay taga Nueva Ecija, kung saan maganda po magpagawa ng mga wedding invitations, souvenirs, cake, giveaway, yan. Sana po ang video na ito ay makatulong sa inyo. So that's it po at good night po. It's getting late na. Goodbye. God bless and sweet dreams. Bye po. Thank you so much for watching.